16 na kabanata. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa Kristiyano, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi Kristiyano? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng kaso nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang ahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang ahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ng ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na ahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga kaso kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid? At sa harapan naman ng mga hindi mananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lamang kayo magtiis kung kayo'y inapi? Bakit hindi na lamang kayo magpalamang? Subalit kayo pa ang nangaapi at nandaraya. Kahit sa iba ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo hindi linis na sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. May magsasabi, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan. At ang tiyan ay sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. 6 verse 12, Corinthian slogans. The phrases given here in quotes, "everything is permissible for me," appear to be slogans the Corinthians had used in justifying their loose behavior. Paul doesn't refute their ideas outright, but rather points to the ultimate effect of their excesses. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang masamang babae? Hindi maaari yan. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng masamang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalaway magiging isa. Ang nakikipag-isa naman sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa ibang kasalanang ginagawa ng tao ay hindi nadudungisan ang katawan niya. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santong nasa inyo at ibinigay sa inyo ng Diyos? Ang inyong katawan ay hindi na talagang inyo, kundi sa Diyos. Tinubos niya kayo ng malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
Commentary by F. B. Meyer. 1 Corinthians 6 verses 1-11. Settling differences between brethren. The apostle was clearly of the opinion that it was wiser for a Christian to bear injustice and wrong than to go to law before a heathen tribunal. It would have been a happy solution of myriads of disputes if his advice had been followed. Where a course of lawless crime has to be arrested in the interests of the weak and defenseless, it is necessary to call in the law and police to vindicate and protect, but when our private, personal, and individual interests alone are concerned, we should be wise to submit our case to arbitration or suffer patiently. Who are the heirs of the kingdom of heaven? 1 Corinthians 6 verses 9-11. Do not inquire into their past history. There are pages in their lives that had better be obliterated and forgotten, or, if remembered, they should be the foil to set forth the matchless grace and love of God. Yes, that grace shall be our theme forever, when we recall the depths out of which it lifted us, and the heights to which it raised us. Let us note that the Lord Jesus and the Holy Spirit are named together. It is by the Holy Spirit that we become possessed of the nature of our Lord, which takes the place of our old evil nature and empowers us to repeat His life. In obedience to Christ's command, John 15, allow me to say this from the bottom of my heart, I love you all so very much. Thank you. Brother Phil Laguerre. A sinner saved by the grace of the Lord Jesus Christ.